Hello mga kabantahera, bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Sinasabi ni Lucas kay Adrian na si Lena ang nag-testify sa kanya kung anong nangyari sa kanila ni Conrad. Dahil nandun daw si Lena nung inatake niya si Conrad. At sinabi pa niya kay Adrian na you can still have the position as COO. At pasalamat na lang daw si Adrian na hindi ito tinatanggal sa kanya. Sinabi naman ni Adrian kay Lucas na I understand that. Sinabi pa ni Lucas kay Adrian na if you want to stay in my good side and if you still want to be my son, kailangan daw sumunod si Adrian sa lahat ng sasabihin ni Lucas. At tinanong niya si Adrian kung nagkakaintindihan ba sila at sinabi naman ni Adrian na yes dad. At sinagot siya ni Lucas na good. That's my son, nakikinig at sumusunod. Dumating si Jordan sa opisina ni Lena at tinanong niya si Lena kung hinahanap ba daw siya. Sinabi naman ni Lena na pinagtakpan niya ito. Tinanong ni Lena si Jordan kung ano daw ang naging reaksyon ni Ramona sa ibinigay nitong ebidensya. Sinabi niya na nabuhayan daw ng loob. Sinabi ni Lena kay Jordan na mabuti naman at maraming salamat. Malaking tulong daw sa kanilang lahat. Sumagot naman si Jordan na wala yun, pero sinabi ni Lena na anong wala yun. Malaking bagay daw ang pagsabak ni Jordan sa poder ni Lucas at ipain pa daw ang kanyang sarili sa panganib. At sinagot siya ni Jordan na gano'n naman talaga, gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo. Sinabi ni Jordan kay Lena na sa kanya na daw ang Royal Wellness, panahon na siguro na para isipin niya naman ang kanyang puso. At sinagot siya ni Lena na Jordan, mahihintay mo ba ako? Sinabi naman sa kanya ni Jordan na kung nakikita niya ba ang kanyang future, nakasama siya. At nag-oo si Lena. Ngumiti naman si Jordan at hinawakan ang kamay ni Lena at sinabi na sapat na sa akin yun. Nililigpit ni Vanessa ang kanyang mga gamit at tinanong siya ni Adrian na kung kailangan niya ba talagang umalis. At sinabi ni Vanessa na gustuhin niya mang hindi pero kailangan niyang umalis dahil binantaan na daw siya ni Lucas. Sinabi naman ni Adrian na hindi niya daw makonvince ang kanyang ama dahil galit siya sa tuwing kinu-question niya ang kanyang desisyon tungkol kay Lena. At sinabi naman ni Vanessa kay Adrian na don't even try dahil baka mapasama pa daw si Adrian. Sinabi naman ni Adrian na huwag mag-alala ang kanyang ina dahil hahanap daw siya ng magandang timing. Sisiguraduhin niya lang daw na maging okay ang kanyang inang si Vanessa. Sinabi ni Vanessa kay Adrian na salamat anak. Hindi lang daw talaga siya makapaniwala na pinili ng kanyang daddy si Lena over them. At ginawa pa daw ni Lucas si Lena na second in command. At sinabi naman ni Adrian na hindi niya talaga maintindihan ang mga naging desisyon ng kanyang ama tungkol kay Lena. But I don't have any choice but to concede, ang sabi pa ni Adrian. At sinabi naman ni Vanessa kay Adrian na just keep an eye with Lena. Hindi natin talaga alam kung anong ultimate plan niyang babaeng yan. At sinabi ni Adrian na sige ma, ako nang bahala dyan. I'm one step ahead. Kausap ni Lena si Miguel at sinabi nito na sayang tayo kasi wala tayong papupuntahan pag urong sulong kayo ni Rachel. Kinumpronta naman ni Lena si Lucas at sinabi nito na bakit binigyan daw siya ng posisyon sa Royal Wellness. Sinagot naman siya ni Lucas na magkalaban nga tayo pero harapan kang lumalaban. Sinabi pa ni Lucas na ang nakakatawa na kung sino pa daw ang kanyang kalaban ay siya pa yung totoo sa kanya. Nadakip na si Fernando at nakulong. Pinuntahan ni Lena at sinabi na kailangan daw ang nagutos sa kanya ay dapat makulong din. Dahil sinabi pa ni Lena na ang lagay ba ikaw lang ang magbabayad sa mga kasalanan nila. At sa pagkakakulong ni Fernando ay malaking problema ang haharapin ni Conrad at Vanessa. Thank you for watching mga kabantahera. Please leave your comment para ating mapag-usapan. Keep safe and God bless always. Don't forget to like and subscribe.